Call Sir! Hindi pala ang laki. Para akong nag-expressway. Wala akong maintindihan. Paano ako bibili? Hindi namin mahanap yung hinahanap na. Kailangan na namin si Magta. What is up guys, mga manoys, mga manays! Kamusta kayo? Musta ang araw nyo? Sana sing ganda ng panahon ngayon yung naging araw nyo or yung magiging araw nyo pa lang. Diba? So, by the way, kasalukuyan namin binabagtas ang kahabaan ng Plaridel Bypass Road. Yes, sir! Kasi ngayong araw, papunta kami ng Tarlac. So, of course, syempre, kasama natin ang ating OBR nasa likod. Matik yan. Ang hali na yung biyahe namin. Kasama nga pala ulit namin ang mag-asawang Versales. Pasok! And, dalawang motor lang kami, apat na katao. So, this is a double couple ride, alright? Pauso yun, no? So, actually, itong mag-asawang Versales talaga ang may pakay sa Tarlac. So, since sinama nila kami, para, syempre, matik, gumala. O kaya tayo ngayon papuntan Tarlac dahil sa kanila. Dahil gagala tayo kasama sila. Parang naging na natin sila eh, right body. Parang gano'n. Pauso na naman eh. So after namin puntahan yung personal na lakad nila, pupunta na tayo dun sa first destination natin, which is sa Mudita Glamping Resort. Yes, sir! So, unang destination pa lang yun. Hindi ko alam kung may nakakaalam na sa inyo nun, kung familiar na kayo, may nakapunta na, or may nakarinig na, or may nakabase na sa Facebook. Pero para dun, sa mga hindi pa nakakaalam, makikita nyo. Kasi ipapakita ko sa inyo yung itsura ng Mudita Glamping Resort. Okay? Pagpapunta ang Tarlac, ang mas maikling daan in terms of kilometers ay MacArthur Highway. O kaya kami napadpad dito kasi ayon kay Google Maps may road closure sa may San Fernando, Pampanga. So, according din sa kanya, this is the best route as of now. Maganda rin naman talaga dito kasi ayan, tignan nyo, diba? Sabi ko maganda tapos ganyan yung diba, dadaanan. Anyways, may part lang naman talaga. Ayoko sa MacArthur, malubak dun eh. Mas malapit sa kilometro pero malubak dun. Tapos ganito yung dala kong motor. Bugbug. Diba? Dito lang tayo. Chill lang, diba? Come on. Woo-hoo-hoo-hoo! Let's go! Gaspol Tour! Up and on. Ito yung gusto kong part. Kasi second time ko na naman dito sa bypass road. Ito yung gusto kong part dito eh. Wala lang, parang kakaiba lang. Kasi iba siya eh, parang bago sa paningin. Iba yung vibes compared sa nasa metro ka lang, diba? Diba naman to eh. Para akong nag-expressway. Di pa kasi nakataan sa expressway nang nakamotor eh. Kaya parang asaya, diba? Ito yung feeling. Diba? Saya kaya duman dito sa bypass road. Okay, so nag-stop over lang kami dito sa Shell. Sa dulo ng bypass road. Tutuloy na kami pero dadaan daw kami ng Jollibee. Di pa kasi kami nag-lunch. So, lalafang muna kami. Sa loob. Doon natin pasukan. Dito na kami sa Jollibee.
sumobra ako. Chichabog na muna. Wabush. Okay. Basta kaming tumibog. Nauwi sa mga inasal. Walang dine-in sa Jollibee. So, tutuloy na kami sa aming lakad. Ang personal na lakad kasi nila ay sa Market View Subdivision. So, yan. Almost 2 hours away from here. So, yun lang. Nag-update lang naman ako. Balikan ko ulit kayo. Update lang guys, 13 minutes away na lang kami pero tignan nyo naman, ang kulimlim. May kidlat-kidlat pa. Mukhang nakawag naman sana. Kaya pinakaaya ko pag bumabiyahe. Ulan. Wag naman sana. Ngayon lang ako nainip sa biyahe papunta. Usually naiinip ako pag pauwi na eh. Yung kating-kating na akong makarating. Ngayon lang parang ano na naman. Parang natagalan ako, sobrang tagal yung biyahe namin. Malayo rin naman kasi talaga. Hindi ko lang siguro in-expect na ganito kalayo, na ganito katagal. Grabe man. Takot na ng pito. Anyways, yun lang, shinare ko lang. Balikan ko ulit kayo. Alright, so nasa kanto na kami ng pupuntahan namin. Kanti na lang. Ano pa lang to, yung ano pa lang. Hindi pa to yung pinaagala. Yung pinakalakad pa lang to nila. Parang rusty. Yung pupuntahan namin. O giliw na ririnig mo ba ang iyong sarili? Nakakabaliw. O alabas sa iyong bibig. Ay! Sumobra! Sumobra! Gung-gung! Tama ba to? Saan yung subdivision? Hinakita ba subdivision? Tama kaya to? Balik tayo. Wala pa naman sila eh. Yan silo. Yan ba? Tanong mo yung pinaka-address kasi yung subdivision lang to eh. Lumagpas kami. Okay, meeting lang muna kami guys ha. Ah, ayun, Shell. Dito daw eh, kanan daw kami dito sa Shell eh. Eto nga ang Sunrise Subdivision to eh. Sunrise Subdivision pala eh. Bandang kanan, di ba? Pang ilang kanto? Una lang? Oo. Di kami mahanap yung hinahanap namin. Kailangan na namin si Magta. Okay, so case. Sa kami dito magpapirma ng mga, ay hindi, sila pala yung pumirma. Tapos na silang pumirma ng mga dokumento nila. So yan, tutuloy na kami. Punta na kami sa Mudita Glamping Resort. Finally. Ay, padaanin nyo kami. Hirap pumesto ah. Bantot na may petron. Papagas daw sila. Hindi, mapagas din kami. Kalahating ano na lang eh. Tanke na lang ang gas namin eh. Ito, petron. Motorcycle lane. Okay. Gusto kami magpagas. Tuloy na natin ang ating biyahe. Let's go to Mudita. 35 minutes. Let's go.
So far, nakaka 140 kilometers na tayo mula dun sa pinanggalingan natin. Bad news, men! Mapatak na po ang ulan. Ulan ka lang, rider kami. Yabang eh. Joke lang. I think we need to stop and, you know, bit water. Paramdaman natin yung ulan. Kung tutuloy ba. Parang hindi kasi. Parang nananakot lang eh. Ako, lumalakas. Haip na ulan to. Binasa pa kami oh. Alright, balik ako kayo, kakapote lang kami. Okay, nakakapote lang kami. Pero parang tumila na yung ulan. Buset! At mukhang aaraw pa nga. Lagay ako ng waterproof case sa camera. So may mga pagbabago man sa footage, please bear with me na lang. Pagpasensya nyo na lang. Kung mag-moist man, lumabo, pagpasensya nyo na. Okay, wala akong choice. Biglang lumakas eh. Nasa Tarlac City kami. Yung ulan parang pinagkapote lang kami. Buset, di ba? Rinig nyo ba ako? Wala kasing ano eh, mic eh. Hindi na-connect yung mic kasi nga naka-waterproof case. Sana naririnig nyo ako, di ba? Kasi parang rusty na yung pinag-navigate ko kasi yung pinag-spearhead ko. Kasi yung phone holder niya pwede sa ulan. Nakakinig din yung si waterproof yung phone ko. Anyway, puro traffic. Okay, so nag-stop over lang kami para magtanggal ng kapote sa di kalayuan kasi kita nyo naman dito banda eh wala nang ulan at may sinag pa nga ang araw. Kita naman natin tuyong tuyo ang mga daanan. Buset, di ba? Hindi ganun to kalayo mula doon sa pinaghintuan namin para magkapote. Tapos, walang kaulan-ulan. Joke time. Anyways, maganda rin yung daanan eh. Kaya maganda rin makapag-video. Dito na kami eh. Pasok na tayo. Strictly no pets allowed. Good afternoon. Dito tayo sa Alitaptap. Meron na dun sa Paro-Paro G. Alitaptap. Aya. Ito nga pala yung sala namin. Sinipin natin yung kwarto. Dilim ah. Ano ang pinakamalakas na ilaw? May kulambo. Mamaya, parang mamayang gabi, maano dito, maganda gumala eh. Diba? Let's go! Ito tayo sa restaurant. Tingnan natin kung ano yung mga chibog. Tapos, wala kayong makita, diba? Dilim. Tapos, pag nakita na natin yung chibog, rekta ano na daw kami, swimming pool. Wala pa yan. Pizza. Antipasti. Si antipasti.
Tita mo? Si Auntie Pasta. Auntie ko yun. Auntie Pasta. Especialita de la casa. Ito yun. Insalata. Especialita. Pomodoro. Especialista. Bigambio. Siguro yung yun Italian. Insalata di calamari. Yung may ari, Italian. Gagong mudita. Bon appetit. Amudita. Mudita. Ano ibig sabihin yun? Wala akong maintindihan, paano ako pipili dyan? Turo. Ay, nakalagay naman fresh antipasti. Ano to? Patapasta. Tiyahin mo. Ayoko yan. Itong primifiari. Piyato si... Mamalabang picture. Trebian de Blue. Iba na lingwa natin dito. Pagbalik mo ng QC. Italian food pa na yung nasa menu. Carbonara si Anna. Lagyan natin. Ano yun yung carbonara? Fruto di mare. Ito pasti yung pomodoro. Ang hirap na pagpapalitin. Quattro. Diba? Paano ako pipili? Wala akong maintindihan. Ito yung pizza. Diba? Ayan, pasta. Pizza. Speciality. Yun, may naintindihan din ako. Spaghetti, man. Ayan, spaghetti. For sharing naman na ata yan. Pizza tayo. Oh, pizza na lang muna tayo. Pizza na lang, snack lang naman. Pizza. Anong title niyan? Hawaiiana. Title. Hawaiiana. Hawaiiana. 8 slices pala, malaki pala to. Saglit lang din pala pag bimaya tayo ng tarlac tapos pag umago tayo umalis na. Pag umago mas parang mas mabilis. Mas mabilis. Anong title nito? Quattro keme. Title. Quattro quantos. May quattro. Four cheese na lang, four cheese. Four Italian cheese siya. Uy! Mag-juicy ah. Parang ano na. Huwag mo daw muna kung nalang picture lang daw mo din. Huwag mo daw kung nalang. Hindi, okay na. Kain! Diba? Against the light ka lang. Basta kami tumibog. Ang ingay. Aray! Ang galing. Ang dami. Dito yung daanan dito. Maingay. Oo, maano siya. Ay, doon yung PR. Mulubog-lubog. PR ng boy sa harap. Big shout out. Ay. Hi. Hi kayo. Hi. Hi. Sa vlog nyo. Budet. Pupunta namin ang swimming pool. Dito daw yung daan sa reception eh. Daming maliit na palaka. Saan yung palaka? May palaka ang laki. Ayun yung may maliit. Saan po yung pool? Uy, magpapidyo ay sa akin. Ayun, pasensya na po ma'am. Talagang nasa habitat tayo ng maraming frogs. Ayun, nagulat lang ako. Bukas. Balikan ko na lang to bukas ng umaga sa mag-video. Anong pangalan nito? Carbonarism. Ala carbonara. Ala carbonara. Ay, madami diba? Yung lasagna. Laki ng plato. Ito, lasagna. Anong pangalan nito? Lasagna lang talaga, yun. No? Hindi, may kadugtong yan. Ano? Lasagna part 2, yun. Tomorrow.
Okay, it's our second day. So, since maliwanag na ngayon ko kayo itutour. Kahit ako sa inyo si Kakaibay. Ayan, bali pagpasok nyo, di ba? Sobrang linis, kita nyo naman. Ayan. Ayan, ito yung pinakashower. Yung hagdan, hindi yan para manilip kayo. Sampayan niya ng damit. Ito, conditioner, body wash, shampoo. Sariling gawa daw yan ng Modita. Gamit ang mga natural ingredients. Tapos yan, yan yung pinaka shower. Ayan. Tapos, tama yan. Tama yung nakikita nyo. Open yung ceiling. Tapos, may halaman sa paligid. Habang naliligo kayo, di ba? Sobrang kakaiba. Pero, napaka-natural. Yun kasi yung pinopromote nila, yung natural environment. Yung naririnig nyo, maingay, pump yun. Yung CR, yung sa mga per room, Arenola lang yung ano yung provided. Bali yung CR, common siya. Lahat ng naka-check-in, dun na yung pinaka-CR. Yung mga motor namin. So ngayon, punta na tayo dun sa pool area. Sa activity area. Let's go, let's go. Dito yung pinaka-reception. Umuna tayo. Punta tayo. Ganito kami mag-picture. Para lahat kami meron. Yan, may tripod, di ba? Tsaka may remote. So let's go. Let's go, let's go. Hi. Hello. OBR ko. Hi. Okay, kayo. Hi guys, welcome back to our channel. Depende. Pwede ito magad naman. Meron po silang mga picture tayo dito. Jump that. Teka lang, angguluan natin. Teka lang, ha. Si Susi pala. Nasaan ba? Di ba ikaw nag-lock? Oo, ikaw nag-lock. Pinapakaba mo yung sarili mo. Ito na yung pool area. Diyan yung CR. Tapos dito yung shower. Ba't hindi maagos yung shower? Dito yung shower eh. Free flowing shower dito kagabi. Dito malabas dito yung tubig. Maligam-gam. Uy, water lilies. Ito na yung pinaka-pool. Ayan. Maagos. Naligo kami dyan kagabi. Hindi na ako nakapag-video kasi dilim eh. Wala rin makita eh. 5 feet lang ata to. Oh, hindi siya nag... Hindi siya yung lumalalim. 5 feet siya all the way. Dito may duyan. Sa naka-check-in ka, pwede ka gumamit niyan. Dito may minibar. Ayan, may mga alak dyan. Tumaan dito. Ano nga yan? Pwede daw naka-helmet. Usog kayo. Dito? Ah, hindi, tama. Dito ka. Usog ka pa. Layo-layo para ano, hindi magkakatakipan ng mukha. Yan. Ikaw, usog ka pa. Jump shot ba yan? Ayan, ikaw, usog ka. Sige. Sobra. Game. One. One.
Ang lalaban. One. Okay. One, two, three. Sapa. One, two, three. Sapa. One, two, three. So our stay here in Mudita is finally over. Right? Let's go. All right. So napaka-solid ng Mudita. Thank you Mudita para sa napakabangis na experience. Grabe, solid. Feeling ko sulit yung ano, yung matagal na biyahe. Kasi kakaiba eh, kakaiba talaga yung resort. Not your usual resort. Talagang pinopromote nila yung natural environment. Yun nga, nakita nyo naman, di ba? Sa gitna siya ng bukid, yung mga room na kubo. Tapos, Italian food yung pagkain. Pero pagka umaga, may Filipino breakfast naman. Kaya lang, pagtapos na yung breakfast time, Italian food na lang yung sinaserve. So, either pizza or pasta ang option. Then, sa food, yun, pinopromote pa rin nila yung natural. Natural element nila. Kasi, di daw sila gumagamit ng MSG. Or yung preservatives na tinatawag. Yung mga pampasar magic sarap. Betchin, mga ganun. So, yung mga gamit ng ganun. Lalasaan mo naman talaga na walang ganun sa pagkain. Tapos, yun. Yung sa CR, di ba? Strange, yet very creative. Ah, wala na. Nung unang beses ko kasi nagamit yung CR gabi. So, di ko makita yung ano, yung shower. Yung pala, since madilim nga, then open yung ceiling. Hindi ko agad nakita yung ano, yung CR. Ay, yung shower. Ayun, nung pumasok ako doon, tsaka ko lang nakita, diba? Kakaiba, no? Pero nakakatuwa. So, solid, solid. Talagang sulit. Kasi unique siya. Unique yung setup niya. O yun, maraming salamat. At kung tatanungin nyo ako kung maire-recommend ko ba ang Mudita, yes, 100%. Sama nyo to sa listahan nyo. Malayo nga lang talaga, pero sulit talaga eh. Sulit naman siya. Maganda kasi talaga. Okay, yun. Alright, so move on tayo guys. Next destination natin ay sa Monasterio de Tarlac. Yes, because it's Sunday today. Kailangan natin dumaan ng church. Ayan, nalabas lang kami dito sa area ng Mudita. Pasok kami sa area ng Monasterio. Residential dito. Ayan. Diba, probinsyang probinsya yung setup guys. Ba, mainip kayo sa biyahe. Balikan ko na lang kayo pagka medyo malapit na tayo dun sa Monasterio. Okay? Alright. A few inches later. No, mo. Bakit ganyan yung itsura ng ulap? Huwag naman sana. Uulanin ah. Huwag naman sana. Hoy! Nandito na yung ulan. Buset. Oo, mukhang malakas eh. Tara, kapote na tayo. Kapote kami. At tuluyan na nga po kaming inulan. Tara. Aasa tayo ng navigation kay OBR. Hindi na siya basta ulan. Malakas siya. Ilog na walang laman. Maulan talaga. Pet Malu gas station. Nagpapagas yung mga bike. Putik na ikaw.
Lakas ulan dun. Ang labo ng bundok, oh. Sama ka, sir. 20 plus sir sa isang motor, bali 40 dalawang motor. Exit only. Entrance also. MC parking. Saan? Saan pa ba pa? Yan, napaka-epic ng punta namin sa monasteryo. Lakas ang ulan. Picture lang kami dito sa statue. Kanin ng phone. Waterproof ba yun? Oo, may nakikita kayo. Pero maganda eh. Kanin ng phone. Hahaha. Wala, punas lang kami. Basta eh, baka hindi mapindot din eh. Ay, may patak. Asan yung lens? No. Wide? Ay, selfie pala yun. Paano ba? 1, 2. Diba? 1, 2. Kapote Riders! Importante, may pang pin. Let's go! May picture na tayo eh. Sayang, balik na lang tayo dito pag maganda panahon. Maaraw kahapon, maulan ngayon. Epic! Pero okay lang. Importante napuntahan, diba? Labas na kami eh. Ng monasteryo. Epic. Epic fail. Importante narating. Yun na lang yung nasasabi, no? Importante napuntahan. Ang aming ano eh, magawa yung maulan eh. GG, well played na talaga eh. Pinakayo ako pag nagra-ride eh. Anyways. Okay. Labas na kami. So ayun, papalabas na nga kami ng area ng monasteryo. Actually may isang spot pa dapat kami na dadaanan sa Goshen. Kaya lang hindi na namin sure kung maulan din ba doon. So eto, gagawa na ako ng pre-outro. Ayun, i-end ko na yung vlog dito. Kung hanggang dito nanood ka, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan mo kung ano man yung napanood mo. Sana may naiambag kahit papano. Ayun, kung nagustuhan mo, baka naman pwede mong i-like. Na kung gusto mo pang makanood ng mga ganitong klaseng content, eh hit mo lang yung subscribe. Kasi marami pa tayong gagawin na ganitong content. Okay? Alright. Ride safe always. Ingat.